eto guys, ipapakita ko na muli yung boarding house. Walang masyadong ginanda. Siyempre, hindi ko naman pwedeng galawin dahil hindi naman ako yung may-ari talaga. Nagre-rent din lang naman ako. So, eto guys, nilagyan na namin ng handle kasi talagang wala, naputol yung handle. At nilagyan ko na rin ng handle dito. Hindi ko na nilagay muna yung doormat. Ang dahilan is, minsan ang mga borders masyadong malikot ang kanilang mga kamay. May padlock naman siya, so hindi ko na siya dinagdagan kasi kung masisira din lang naman o kaya magkakaroon ng problema, hindi mabuksan o dyan, kailangan ko na namang gagawin. So eto na lang para mahila itong pintuan, nilagyan na namin ng handle. Sa baba nilagay guys dahil medyo matangkad yung mga titira. Ayan. So guys, papakita ko na yung pinagkaiba. So dito guys, wala na yung high bed dito. Nilagay ko rin yung ref dyan para mas neat tignan. Meron pa akong mga hindi na itapon at nag-aayos pa lang. Ako din ay maghahanap ng kapwa Pinay para linisan talaga, as in naman bago mag-move in sila ate on Monday. So eto guys yung sew cabinet, nilagay ko na rin yan, sinap ko yung ref at saka yung drawer na ito, yung mga paglalagyan ng mga baso, kung ano-ano yung mga konting gamit para sa kusina. Dahil sa kusina naman may mapaglagyan na ng mga plato. At saka hindi ko ka rin kasi alam guys kung gugustuhin ni ate o kaya kailangan o hindi. Pero useful pa naman, nagbagagamit pa naman kayo ni remain ko dyan. So eto na yung sala. Eto na yung sala guys. Hindi pa ako nakapagpintor pero ganito na yung setup finally. Bahala na si ate itong arrangement nito kung kakailanganin niya yung mga gamit, kung hindi naman saka ko na siya babalikan. So natanggal na yung high bed, eto guys, natanggal na yung high bed, yung kitchen syempre ganun na yon, tinapon ko lang yung mga gamit. So malinis na rin itong ref. Nilinis na itong ref, malinis na, naibibigay ko kay ate. And guys, eto po yung room. Eto na yung room ni ate. So, tinanggal ko na yung high bed. Pinaremain niya itong bed na to. In-extend ko na lang para magkasya ang dalawang tao. Magkasya silang, silang mag-asawa. So, may mga gamit pa sa taas. Wait ko kung kakailanganin ni ate o hindi. So, roughly, kasi nagpapahinga ako diyan. Natulog kami ng one night, kaya yan, papalitan na lang ni ate, bahala na siya. So meron siyang aircon, meron siyang window. Yan guys, gawin ko na lang konting touch up yung sa mga ayun o, mga butas-butas sa taas. Bukas ko na gawin kasi may pasok ako sa trabaho. So eto guys, napaka spacious na, maaliwalas na eto. So, eto naman yung kwarto ni na Louie. Kakabit yung etong pintuan bukas. O kaya sa Sunday. At eto na po, yan. Okay, bahala na si Louie kung anong gustong arrangement. Pipinturahan ko ito bukas. Pero eto na talaga ang itsura na ibibigay ko. Bahala na, kasi may mga gamit naman sila. So, eto guys, napakalaki ang kwarto ni Louie. Yung anak ni ate. Ayan. Diba? Okay na siya. Napaka-neat na. At meron din silang mga, bahala na silang bibili ng kortina. Hindi ko na rin tinanggal kung ano yung mga sampayan sa taas. Kasi kaalam kong kakailanganin naman yan. At hindi naman nakaka-istorbo sa kanila. So eto guys, natanggal na yung yung kwarto sa gitna, yung divider. Natanggal na rin yung mga bed. At napapasalamat ako sa aking nakaraang borders.
na kung saan nagpapa-boarding na rin siya ngayon. Sabi ko, meron akong spare bed, kung gusto mo, bilhin mo. Sabi niya naman niya, oo ate. Eh marami naman ako mga gamit na itapon, kaya nakiusap na lang ako sa kanya na kung pwede sa gabi, kasi dito lang naman siya nearby, ay ako sa Colon side. Sabi ko tulungan na lang niya ako magtapon ng mga unwanted stuff. Tapos free na yung dalawang bed, tuwang-tuwa naman siya. At natapos niya kagabi, kaya salamat. Salamat, na-remain ko yung mga gamit na yan, yung mga gamit na yon, gamit naming mag-asawa. Saka na lang namin kukunin. I mean, bukas o kaya o Sunday. Basta ito na guys ang itsura, malinis na siya. I mean, itatouch up ko pa, pero ito na talaga yung itsura nung ibibigay ko. Kasi may, hindi ko alam kung ano yung setup naman ni Louie. Meron siyang sariling bed. Wala nga silang cabinet dahil sabi ko wag nang magdala. Gamitin na lang kung anong meron o kaya bibili na lang. Kasi doon sa kanilang aalisan maraming ipis. Kaya sabi ko ate please, wag na wag kayong magdala kung ano yung ref. Yung ref na sabi ko wag mo nang dalhin ate. So eto guys, malinis na sa talaga. Simple lang, simpleng bahay kasi maliit. At mahal naman kasi ang bahay dito. Ayan guys. Diba, sunap ko, diba maaliwalas na. Ayan na talaga. So finally, touch up na lang. Ganito na yung itsura. Ganito na yung pagkaayos. Itatouch up ko na lang talaga yung walls. Bukas. Okay, sa Sunday, magpipintura ako. Para naman mas magandang tignan, maalis yung mga butas-butas dyan. Bahala na si ate kung magugustuhan niya itong mga natirang gamit o kaya magagamit pa niya o hindi, bahala na sila. At kung paano yung diskarte nilang maglagay ng kanilang magamit, bahala na rin sila. At nandyan naman yung aking washing machine. Yan, kompleto na. Meron silang ref, mga basic stuff naman meron na. At nandito naman yung wifi ko. Iwanan ko na rin yung electric fan ko para naman may hangin dito sa may sala. Hindi naman sila magsasara ng pintuan dahil tatlo lang naman silang titira. Bari si ate, yung mister niya kasi, yung trabaho niya is medyo almost nandun na sa kanyang trabaho, so bihira siyang magpupunta dito kay ate. So yan, bari parang 3 or 4 silang titira, okay na to, diba? Okay na yan. Matagal ko na kasing friend si ate. Hindi na kasi i-renew yung flat na share namin na dati nilang tinitirahan. Kaya ako na rin ginib up, hindi ko pinirmahan kasi hindi i-renew. I-renew kung akong pipirma, pero kung si ate ayaw ng landlord, hindi ko alam, hindi sila na magkasundo. Pero ayoko na kasi medyo stress at hindi ako talaga nagbabantay na aking mga boarding house. So ayan, paulit-ulit ang aking mga sinasabi, natutuwa talaga akong ipakita sa inyo yung aming pinaghirapan ng tatlong araw. Nung isang araw, dito na rin kami natulog talaga. Ayan, dala-dalawa pa ang aircon. Kasi nga dalawang kwarto noon, hindi ko na yan tatanggalin dahil di naman nakaka-istorbo kay Louie. At kung kasi, kaya ko hindi tinanggal yan dahil dito sa location na ito, yun sa kabilang medyo pagitan lang namin yung after ng market, yung boarding house ko doon, meron din akong isang boarding house pa doon. Kaya in case na kailangan, at least naman malapit lang. At saka syempre kung tanggalin ko yan, kailangan kong storage, wala akong mapaglagyan dito. So okay na yan, hindi naman magagalit din sa akin si Louie. At saka kung ano yung dahil sa closeness, kung ano naman yung sinabi ko, kung maglagay ako dyan o whatever, wala silang reklamo sa akin. Kaya salamat guys uli, ako nagpapasalamat guys sa pag watch nyo dito sa aking video.
Pasensya na kayo at minsan bulol-bulol na yung aking pananalita. Ako'y nagpra-practice pa, guys. Salamat sa yung sa timpahid. Salamat sa mga sumusuporta, sa ibang mga friends. Thank you very much everyone for your support sa aking mga content. Still new sa YouTube. I hope na kung may mga bagay na kailangan kong i-improve, guys, just let me know naman. Salamat uli guys sa inyong suporta. Thank you for watching guys. Salamat talaga. Thank you very much. Thank you.